ating rental properties. So, sa ating rental properties, ito po yung titignan natin, ano? So, this is good as a source of passive income. At it's also a good for inflation hedge kasi usually yung pagtaas ng renta ay nakakasabay yan sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Kaya maganda siyang inflation hedge, no? There's also potential for capital gains kapag ibibenta mo na yung rental property. Okay? So, investing in real estate, ito po yung context natin dyan, no? Slow recovery of property values, pero medyo buyer's market pa rin, no? Low interest rate at saka higher foreclosures. Marami pa rin talaga mga na-foreclose eh. Kaya pwede nyo rin tingnan doon, no, sa secondary market ano yung mga available na mga properties. So ito po yung ating rental property guidelines. So dapat meron tayong positive cash flow, which means the rental income should be higher than the loan amortization and association dues and other expenses. Ang target po natin dito ay on the first year pa lang ay positive cash flow na tayo. Return of capital or investment should be within 8 years. Ibig sabihin yung inilabas natin for construction ay mababawi natin within 8 years, no? And yung ating property insurance ay dapat kukuha rin tayo because mukhang-mura lang naman yan. It's only 1,000 pesos per 1 million of property value. Okay? So, ano po yung magandang purpose pag tayo ay pumasok sa rental property? Again, no, for retirement, education of children, to augment daily expenses. Kasi maganda yan eh. Kasi para kang sumusweldo din kada buwan, di ba? Basta maayos yung mga tenants na makukuha mo, ano? At pwede rin itong magandang pamana, no, sa mga may papamanaan. Sino kayong papamanaan namin? Siguro mga pamangkin. Actually, yun yung nakalagay sa aming last will and testament. Kung gusto niyo makuha yung aking presentation ngayon, no, yan, no, yung aking mga slides ganyan, i-type niyo lang po ang Invest 2022 sa Vince Rapisura Facebook Messenger at makukuha niyo po yung kopya ng ginamit ko ngayon sa ating presentation. Okay? Thanks for watching. Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala kang tingin mo ay magiging interesado dito sa video, please share to them or tag them in the comments section. Syempre, kung nagustuhan mo ang video, pusuan mo na ito. Subscribe ka na rin. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully.